sa ilalim ng dagat nito ang isa amazing number ng Pilipinas. 3. Coral reef na mahigit 30 square kilometers ang lawak. Kabilang ito sa pinakamalalaki at magkakadugtong na reef systems worldwide. Ang luwag! Enjoy na enjoy yung sea snake. Mag-hunting ng isda. Matindi ang pamanggap niya. Paralyzed ang biktima. Agad-agad, pinaniniwala ang ahas lupa ang ninuno ng sea snakes. Wala kasi silang hasang, kundi baga. Kita niyo yung buntot nila? Flat, oh. Laking tulong sa paglangoy. Yun naman mga butas ng ilong nila. Isasara. Kaya kaya nila mag-dive sa lalim na 100 meters at tumagal ng 2 oras. Ay, kalahati ng species ng coral sa buong mundo, narito sa apple reef. Atin yan. May corals na gumagawa ng matigas na limestone skeleton. Sila ang reef birds. Bawat species may sariling hugis depende sa paligid. Paano sila nabubuo at bakit sila iba-iba? Yung hugis ng mga corals ay resulta ng lakas at direksyon ng agos. May kinalaman din ang lalim ng dagat sa mga hugis nila. Minsan, the best ang flat shape. Minsan naman, korting kamuti. Kaya kahit galing sa parehong species o uri ang dalawang coral, pwede magkaiba ang itsura nila. Sa isang coral polyp, nagsisimula ang pagbuo ng coral reef. Kung mas maraming kakapitan na matigas, mas madaling lumaki ang lugar na nasasakop ng coral reef. Coral reef. Korting utak. Hanggang 85% ng reef ang pwedeng matabunan ng corals. Kaya agawan sa pwesto at liwanag. At kung masikip na sa underwater condominium na ito, may mga mas gusto magpalaboy-laboy na. May luncheon meat? Tulad ng feather sea stars. Mukhang tumatambay lang sila. Pero ang totoo, ginagamit nila ang kanilang mga kamay para sumabay sa agos at para makain ng maliliit na sea creatures. At pag nagpapahinga na sila, iba ang forma ng mga kamay nila. Parang kakaibang garden. Marami sa mga nakatira sa reef. Sinasala ang tubig para makakain ng plankton. Ha? Wala nga akong bakasyon nga, may pasok na ako. Di ba eh, may yun. Ha? Yan ang okay. Pompong coral. Tumitibok ba yung mga galamay niya? Nagsasalo kasi sila ng tubig para makahinga at may ma-absorb na sustansya. Astig. Ayun o. Bakit kaya tahimik sa bahaging ito ng coral reef? Kasi pamatay ang hunters dito. Ano daw? Daming hunters. Yan ang cuttlefish. Para makapag-camouflage siya. Meron itong milyong-milyong chromatophores. Ah, cuttlefish yun, Kamel? Special favorites. Ipapakita na niya ang kanyang tunay na kulay pag may nahuli na siya. Guys, ha? Wala pang 1 second. Nalilito tuloy ang mga predator at bikuna. Nag-iiba rin sila ng kulay para sindakin ang mga kanibal at pag gusto na niyang maging in a relationship. Ang pagiging ang tawag yun, disguise lang yun, no? Di ba? Pinapanggap. Yun yun, no? Astig din ang sunset dito sa kanila. Pero sa totoo lang, mas okay pa yata pumikit. Kaya makita mo, walang kapatapang basura dito. Kung saan natatapo ng wastewater ng at least 30 million katao. Sa Metro Manila pa lang yan, ha? Hindi pa kasama ang tubig na contaminated ng pesticides at ibang toxic chemicals mula sa mga kalapit na tubig.
tinatayang 70% ng pollution sa Manila Bay ay galing sa mga bahay natin, lalo na yung waste na tinatapon sa Poso Negro na lumalabas sa mga estero. Safe maligo sa dagat na may 100 million MPN o most probable number ng fecal coliform level. Ito yung sukat ng dami ng maruguming mikrobyo. Hulaan nyo ang fecal coliform level ng Manila Bay. 330 million MPM. Sobra-sobrang dumi. Kaya naman sinimula na ng Department of Environment and Natural Resources ang paglilinis sa Manila Bay. Pero bukod sa mikrobyo, may isa pang problema ang Manila Bay. Plastic. Isa sa mga international groups na aktibo sa paglilinis ng ating karagatan ay ang GreenPeace. At kasama natin ang isa sa campaigners nila. Sonny. Hi, Dong. Hello. So, paliwanag din po sa amin, oh. Paano ko masasabi na patay na ang isang karagatan? Di ba, nakakakita tayo ng mga fish kid. Wala ng oxygen, therefore mamamatay yung mga pangulutang sila. Oo. Kaya sila namamatay dahil sa pollution. Sa ngayon, lalo na sa ginagawa ng gobyerno ng pag-rehabilitate ng Malibay, makikita natin makaka-recover. So for now, hindi natin pwedeng sabihin na patay na ang Manila Bay. Let's just say na polluted na. May problema. Ano-anong klase bang mga pollutants ang nandito? Marami dito medyo walang tinatawag natin na sewage waste disposal facility. May kung wala nun, lahat nun ipupunta dito sa karagatan. Kagaya na? Yung tinatawag natin na coliform bacteria. Ayun, saan nagmumula ito? Ito ay nagmumula sa mga dumi ng tao, sa kahayop. Meron po kayong campaign sa Greenpeace, ang Defend Our Oceans campaign. I'll search yun na lang yung Greenpeace website sa Facebook and then mag-join na lang kayo doon. And meron kami patawagan, this coming March, darating yung aming boat, again, yung tinatawag namin Rainbow Warrior. Isa sa mga gagawin niya, ay mag-document ng plastic sa ilalim ng karagatan na wala pa yata nakakalaman. Kuya Sonny, maraming salamat sa lahat ng ginagawa niyo sa Greenpeace at sa pag-guest dito sa amin sa Amazing Earth. Salamat din. Para sa amin. Sama-sama, kaya-kaya. Isa kayong Amazing Earth Hero. Salamat, Lord. Susunod na, Killer Is Not na dilating sa numero 1 po itong Amazing. Pag-umalik. Ang tagal na shooting, wala pa siyang video mo. Ano na shooting yan? Patulin niya! Gano'n tayo!